So good morning and welcome po sa ating year-end party 2022. Ayan. Masaya ba kayo? Yes! Parang hindi naman. Yung mga judge, yung hindi masaya na kukuha ng raffle winner, tanggal na. Kailangan masaya, kailangan tumatapling, naglulumpasay. So, kahit isa-isa akong uling makuha, kailangan masaya ka. So, una-una po, thank you. Kasi po, sa kabila ng bagyo, sa kabila ng baha, nandito po tayong lahat. So, palakpakan mo sarili mo. Talaga nito po mga itsura namin, basa po yung mga salawan namin. Kamuntik na po kami, hindi makaakyat dito. Eto, tingnan niyo po, yung gown niya nabasa. So, yung shorts na lang naiwan. So, una-una po, thank you sa inyong lahat. Kasi ako po yung kanina pa nakaupo dyan, hindi ko alam kung iiyak ba ako. Halo-halo yung emotion ko. Kasi 5 years ago when I started with One Opti po, ako lang. Ako lang, as in ako lang. No? So, pero I never stopped dreaming na one day magkakaroon ako ng crowd na ganito. Alala ko pa, yung mga unang panahon na nagtitrain po ako kasi FYI sa hindi po nakakilala sa akin, when I started with One Opti, 6 months po akong halos walang resulta. On-off, siguro ang checking ko noon, Feb. Isa sa Feb, 2 sa March, isa sa April, wala sa May. Parang ganon, on-off, on-off, on-off. Tapos pag nagtitrain po ako, ang tinitrain ko po, hindi po mga Team Dragons. Ang mga tinitrain ko po noon, ibang team, Team Spartans, Team Knights. Pag sumisigaw ako ng Team Spartans, sisigaw lahat yan, au, au, gumatagundong, wow, grabe. Team Knights, ganun din. Pag sumigaw po ako, Team Dragons, walang nagsasalita. Uulitin mo, Team Dragons, au, wala talaga. Anong sakit sa damdamin? No? Kaya nung pagkatapos po ng training, naglalakad po ako doon sa Mayon. Pag may nakita ko lahat, asisipahe ko, hayop ka buhay ito. Yayaman ba talaga ako dito? Power, power, grabe, grabe. Wala nga ako downline. Sa sino po rito yung mga wala pang downline? Sino yung mga wala pa? Kung wala ka pang downline, at naniniwala ka magkakaroon, 5 years from now, ganito rin karami. Yes! Alam niyo, sobrang proud ako. Hindi ko, sabi ng iba kanina, parang ang konti lang daw ng Team Dragons. Dito daw, konti tayo. Guys, hindi po ordinaryo yung Team Dragons na nandito. Lahat na nandito, mga piling-piling active na leader ng Team Dragons. Kaya napakarami po nito. No, so, hindi po naging madali ang simula ko. Para sa hindi nakakaalam. Ang una ko po kinausap noon, si Coach Bo. Ayan po. Uy, kapong. Ayan. Dati kong apply niyan. Apply namin dati. Tapos nakipagkasundo sa akin na mag-meeting kami kasi gusto niya recruiting ako. Recruiting niya ako. So sabi niya, sige nga, i-present po sa akin si One Opti. So hindi pa po ako marunong mag-present. Pero sabi ko, one time, big time lang naman to eh. Isang beses lang naman to, ikono ko na kahit mali-mali, pinresent ko. Alam niyo po ang ending, hindi na po siya nag-present. Binalot na po niya ang kanyang dala-dala at nag-One Opti na siya moving din. Tapos sunod niyo po, nakapasali si Ma'am Jo. No, may apply pa yan si Ma'am Jo. Good news, tuwing training ko, lagi silang wala. Ang tagal, wala. Bago mag-training, nakikita ko sila, pero pag tayo ko sa harap, wala na po sila. Tinatakasan nila ako. No, pero proud naman ako sa kanila kasi hindi sila bumitaw. Kaya pag yung downline po, medyo minsan maraming dahilan, huwag kang bibitaw. Hayaan mo lang sila. Darating ang araw, kakalabitin ni Lord yan. Padadapain ni Lord yan. Ingungudgod ni Lord ang ulo niya sa lupa para maalala ka-apply mag-uopti na ako. No, kaya huwag niyo awayin pag inactive pa po yung mga downlines ninyo. Hanggang sa, ayun na, nagsunod-sunod na, dumami na, dumami, dumami. Right now, we are at 60,000 accounts po. Ay, grabe! Ang target ko po by next year is 150,000 accounts. So, eto naman po, nakakatuwa, hindi ko po ito kinaya mag-isa.
Kaya po, ganito kalaki, ganito ka-successful si Team Dragons. Right now, we have 30 Millionaires Club members na po sa Team Dragons. Ibig sabihin po, nagsimula po sa akin, we have 60,000 accounts. Out of that 60,000 accounts, 30 na po ang kumita ng mahigit 1 million pataas. Pinakamalaki dyan, siyempre si Coach Jo. She's now a chairman circle. Which earns 10 million and up. Sumunod po dyan yung ating icon. Sino na ba bang icon? Of course, we have Ma'am V, no? Which is in heaven. Then we have icon. Ang icon lang po natin si Coach Advent. Palakpakan naman po natin. Sino pa kayong iba? Sino pa iba? Yung icon natin. Hindi, meron pa. Meron pa, no? Hindi nila kabisahan ko. Pero alam ko, this year may mag-i-icon pa uli. Then also, we have a lot of Millionaires Club members. So ano po napatunayan ko? Alam niyo po guys, sa simula kasi, pag nagsisimula kayo mag-network, puro sarili niyo lang iniisip niyo eh. Tama? Umamin kayo. Puro na lang checky mo ang iniisip mo. Puro na lang payout mo iniisip mo. Puro cheesy mo na lang. Kasi pinagdaanan ko po yan. Ganyan din sa simula. Kasi may gusto ko pang patunayan. Kasi may gusto ko pang ma-achieve. But there will be time in your life pag naging successful ka na, pag nasa taas ka na, darating ka sa point ng buhay mo na hindi na mahalaga yung kinikita mo. Kasi ang magiging mahalaga na yung kikitain ng mga tao na nasa ilalim mo. So kung kayo, wala na akong pakialam sa kinikita ko. Nahiya ko na lang siya. Sabi ko, kahit kayo na lang. Natawa niya. Natawa ni Josie. Hindi, kasi ang importante na po sa akin ngayon, yung kita ni Advent, kita ni Henry, kita ni Ma'am Bilma, kita po ninyong lahat ang mahalaga sa akin. Ang importante, lahat po kayo kumikita. No? Kasi pag ito ang kaliwa ko kumikita, ito kanan ko kumikita, ano kaya ang kinikita ko? Kaya kung gusto mong kumita, huwag kang tingin sa upline. Ang tingin mo dapat sa downline, paano po sila tulungan at paano sila pakikitain. Kung may kotse ka na, huwag ka muna mag-isip mag-upgrade. Ang isipin mo naman, paano kayo magkakotse yung kaliwa ko? Paano kayo magkakotse yung kanan ko? Kasi kung lahat yan may kotse, tip ha, kung gusto mo sumabog ang cheque mo, tulungan mo downline mo magkakotse. Alam niyo kung bakit? Kasi pag may kotse yan, may monthly na bayarin yan. Tama! Tama? Mahahataw yan! Pag di humataw yan, mahahatak yan! Mainsulto yan! Kaya pag kumita daw na yung pakuhanin mo agad kotse, kasi alis ang bilis kumana ng kotse. O tingnan mo, sumabog ba cheque mo, sir? Mula nagka-kotse ka? Di ba? Kailangan humataw! Oh. Kaya kung gusto, turo po yan ng aking upline long time ago. Hanz, di baling simple lang ang sasakyan mo. Yung downline mo, pakuhanin mo Fortuner. Yung kabilang downline mo, pakuhanin mo ng Nissan Kiera, Ford Everest. Kung kayang mag-sports car, mag-sports car. Ikaw, kahit simple lang kotse mo, okay lang. Ha, sasabog ang cheque mo. Paano yung apply? Paano mangyari? Kasi hahataw yan. Malaki monthly yan eh. Tama! Tama! So alam niyo na sikreto ko. Kaya mga may kotse dyan, meron mga dalawang kukuha ng kotse dyan, Ma'am Gina! Ma'am Mera! Congratulations! Magsisimula lang walang tulugan! Yes! Kahit inaanto ka, kakalapitin ng kotse mo, may monthly ka! Gasolina! But that's true. Pero tipo, no, ito lagi ko sinasabi to, a bit of concern, kung gusto mo talaga magka-kotse, pag-usapan mo na natin kotse. Kasi kailangan natin ng kotse para humataw. No? Well, ako, napagdaan ako, nagko-commute ako. Naka-backpack ako, puno ng opti juice. Ang kanang kamay ko, puno ng isang kartong opti juice. Ang kaliwa ko, opti juice. Itong malupit. Katawa ko palang, wala nang papasakay, may bit-bit pa ako. So imagine niyo pag sumakay ako sa busta gilid. Ma'am, kung hindi ako kumuha ng kotse, malamang may lus-lus na ako. No? Bakit ako kumuha ng sasakyan? Kasi po, sawang-sawa na po ako malait.
pag ganito ang katawan mo, lahat na pantalain, matitikman mo. Tama? Pag sakay mo sa jeep, sir, urong-urong. So, pa ko urong, ikaw na katabi ko, driver na katabi ko. Tama? Pag sakay mo palang sa harapan, ilan po babayaran nyo? Ilan ba ako? Lahat, MRT, sa bus, lahat. O, di ba sa railway, ikaw rin? Tatawa-tawa ka dyan? By the way, sa hindi po nakakaalam, si Sir Henry po ay dating tricycle driver. Ngayon po, may sasakyan, Millionaire's Club member and Mega Center owner po. Si Sir Aris din, di ba? Tricycle driver yan. Pero ngayon, may sariling sasakyan na. Pero tip ko ako sa mga kukuha na sasakyan, kasi lahat naman tayo aabot dyan eh. Pero pakiusap ko lang, make sure na ready po kayo ha. Number one, dapat maipon ka at least 6 months. Na pondo na kahit humina chengi mo, may pambayad ka sa sasakyan mo. Alam niyo kung bakit? My observation doing this long time ago, pag bago ang kotse, hindi humahataw. Alam niyo kung bakit? Magta-travel. Gagala ang pamilya. Siyempre, excited may kotse. Kailan nahataw yan? Pag dumating ang unang bill, may babayaran na siya. So dapat, ang kinikita mo, butan yung good news. Why, so dapat, kung may kuha ka ng sasakyan, ganito po, at ito'y tip lang naman, nasa inyo kung susundin ninyo ha. Kasi ako po'y nilalapitan din ng ibang team. Kung chance, tingin mo, ready na akong kumuha ng sasakyan. Ito ang tanong ko, yung 1 linggo mo, magkano na ba? Pag ang 1 linggo mo, kaya nang magbayad ng 1 buwang sasakyan mo, ready ka na. Kasi ang 2 linggo mo, panggas mo yan. 3 linggo mo, panghato mo, 4 linggo, ipon mo. So ibig sabihin, masusurvive mo na. Tama? So pag alin ka na, ready ka na, go! Kumuha ng sasakyan kasi mahirap po yung iba, ipipilit mo na kukuha ng sasakyan. Tapos yung cheque mo hindi pa stable, believe me, isusumpa mo yan. Bakit? Natutulog ka na, ang nasa mukha mo yung monthly pa rin ng sasakyan mo. Mumultuhin ka niyan, hindi ka patatahimikan niyan. So kung hindi pa kaya ang sasakyan, simulan mo muna sa garahe katulad ng ginawa ni Ma'am Bilma. Yes! Kaya hindi pa niya kaya kumuha ng sasakyan, ang ginawa, nagpagawa ng garahe. So sabi ng kapitbahay, hindi pa nagpagawa ng garahe, ito wala naman sasakyan, hintayin nyo kasunod na yan. Kalangan magpagawa ko ng garahe, kaya mo ipasok ko dyan. So tuwing nakikita niya ang garahe, na-inspire sa kumataw, kailangan magkasasakyan niya, magkasasakyan. Good news, next year, lalabas na niya. So Ma'am Bilma naman po yung magugulay. No? So, yun. So, may natutunan kayo? Yes! So, mag-ipon. Ataw na nga ito, mag-ipon. Bahay, kotse, lahat ng pangarap ninyo, believe me, kay Opti, hataw lang po katapag. I started one Opti, baon din po kami sa utang ni Mrs. By the way, siya hindi po nakilala sa aking asawa. Ayan po siya. Ayan. Ayan. Siya po ang umagaw ng aking pangarap. Ang pangarap ko maging teacher, naging networker. So, siya po yung nanggayuma sa akin. So, yun, balik tayo. So guys, hindi, pabalik ko ako doon lang. Hindi ko po ito kinaya mag-isa. I started with myself. I equip myself. Sa lahat na nandito, okay. Okay na ba mahabaan ko? Sige, kasi hindi kayo kakain hanggat di ako tapos eh. Sino po talaga dito seryosong magbago ang buhay? Sigaw. Parang yung iba hindi. Alam ninyo, nanonood si Lord. Tinitingnan niya kayo, nililista niya kayo. Ah, hindi sumigaw. 1 taon ka pang maghihirap. Pero mapagbigay si Lord. So magtatanong uli ako, sino dito yung seryoso talagang magbago ang buhay? Kung sinabi ko si Lord, lumakas ang sigaw. No! Okay, tip! Bibilisan ko na lang ha. Tip number one, don't quit. Whatever it takes, whatever happen, huwag na huwag kang magkukwit. Kahit away ka pa ng nanay mo, kahit away ka pa ng asawa mo, kahit sino pa bahay, kahit laitig ka ng kapitbahay mo, kahit sino pa mag-reject, kahit ikaw na lang natitira sa mundong ito, huwag kang magkukwit. Bakit? Kasi pag hindi ka nag-quit, you still have the chance na magbago buhay mo. Lahat naman tayo nito, chance na binigay sa atin eh. Ako, binigyan rin lang ako ng chance. I almost quit, pero sabi ko, no way. Kasi pag nag-quit ako, ito, tanong mo sarili mo. Ano ba ang buhay na naghihintay sa'yo 5 years from now pag nag-quit ka?
So kung babalik ka rin sa dati mong buhay, dahil na-quit ka, tanungin mo sarili mo kung yayaman ka dyan. Kung hindi, then don't quit. Kasi bakit? May magulang ka, nagkakaedad, may anak kang lumalaki. At ikaw ay tumatanda. At pinakamahirap, pag ikaw'y tumandang, walang? Wala. Tama? So make sure to equip yourself. So don't ever, ever quit. Okay lang po ba? Walang mag-quit? Yes! Well, yung iba nga dyan, ayaw na eh. Pinilit na lang, apay, punta kayo, may pa-serpon si coach ha. Ganun ba? Tama? Hindi ako mag-quit! Ay, ma-serpon. Pero mamaya, pag arinola nakuha niya rito, mag-quit yan bukas. Pusta ako. Lalo na pag wala na panalunan, hayop na Rapol, mag-quit na ako. Nag-opti para lang sa Rapol. Guys, alam niyo lahat na yan? Pwede mo mabili yan kahit isang araw nang hindi tatay, balahibo mo pag yumaman ka kayo. Hindi mo kailangan ng Rapol. Hindi mo kailangan ng Pasko, hindi mo kailangan 13 month kasi you can celebrate 13 month Christmas every day pag yumaman ka kayo ng opti. Tama? So don't quit, number one. Pangalawa, makinig sa apply. Yes! Sige nga, sabihin mo nga ngayon, I love you, apply. I love you! Humarap ka sa apply mo, humarap ka! Sabihin mo, I love you, apply. I love you, apply. Next, sasabihin mo, hindi na kita uutosan, apply. Hindi na kita pag-present and apply. Hindi mo na ako in-code, apply. O, ba't wala nang sasalita sa apply nila? Huh? Diba? Guys, makinig kayo sa apply ninyo. Ako, ito, alam ng circle leaders to, ako yung masermong tao. Masermon ako, lagi ako nagagalit. Pag may nakikita ko hindi tama, magagalit ako. Pero tandaan ninyo, yung pagiging masermon ko, yung pagiging magalitin ko, yung pagiging mapuna ko, yan ang dahilan kaya mayayaman kayo ngayon. Kasi kung hindi ako nagagalit sa'yo, wala akong pakialam sa'yo, wala ka dyan sa kinalalagyan mo. Kapag tinapagalitan kayo ng upline, it only means one thing, mahal kayo ng upline. Kasi ako, pag wala na akong pakialam sa tao, kahit PM, wala ka sa akin. May power po ako, I can make a person invisible kahit buhay pa siya. Pag ayaw ko sa'yo, pag ramdam ko hindi ka nakikinig sa akin, gusto mo, pagbibigyan kita. Bahala ka sa buhay mo, pero wag mo akong i-message, iba-block na kita. Yes! Kasi bakit? Yung gusto ko, yung willing makinig. Ayan ko, yung nag-yes, sila nag-yes. Ayan, paborito kong pagalitan yun. Yes! Oh, si Ma'am Sipo pala, by the way, dati pong teacher. Teacher pala kayo? Hindi, nag-resign na yan. Full-timer na yan. Isa na naman pong teacher ang napatanggal ko sa trabaho. Ang una po, si Coach Adben. Icon, kumita na ng 6M. May kotse, may bahay. Okay lang ba na pinag-resign ko siya, pinag-teacher? Oh, si Ma'am, si Bakit pinag-resign? Kasi kabuhok na lang M-Club na rin siya. Okay lang ba? Parisignin kita? Yes! Bukas na. Ay, buwan ka naman bukas na yung bukas. So, anong point ko, guys? Okay na magtampo. So, apply mo, okay na magtampo. Tao lang tayo. Ako rin naman nagtatampo. But at the end of the day, ina-analyze ko. Bakit ba pinagsabihan ng apply ko? Bakit ba ito sinabi? Kasi minakita apply ko eh. So, dalawa lang yan. It's either sundin mo yan o hindi. Huwag mo sundin. Sino mo mapapahabak? Ikaw rin naman. Ang upline ay tuturo sa'yo paano ka kumita. Bakit? Prangkahan! Kasi pag kumita, kakita si upline. Yun yun. Hindi po tayo tuturuan ng upline natin ng mali. Sabi siguro ng taga-Bicol, ba't sa amin lagi nakatingin si God's Hanz? Kasi ngayon pala kayo nakita. Diba? Nagsimula yun kay Ma'am Edit. Tama? Si Ma'am Edit po, testimony. Sa hindi po nakakaalam, si Ma'am Edit po ay umihi ng bato. Tama ba ma'am? Bato. No, gabuhangin. No? Yung inihi po niya yung kanyang kidney stones, ang dami. Nagpunta yun sa office, nagdala isang bayan, punong-puno. Sabi ko sa kanya, ma'am, tuloy-tuloy pa ba mag-ihi mo? Sabi, opo, ipunin mo yan ma'am, magkakabahay ka. Ma'am. Palo black. O dahil sa bato,
Ngayon, natutulungan na, natulungan na yung kalusugan, kumikita pa yung grupo na po niyan. What? Dati pa TikTok-TikTok lang yan. Gano'n-gano na yung sa TikTok, oh. Mas sabi ko sa mga editor, rumurumba sa TikTok, kapag mag-like nga. Ay, kala nga hindi ako nanonood, ha? So guys, wag po ano. Pangatlo. Pangatlo. Guys, i-value niyo po yung relationship ninyo sa upline at sa downline. Tama. Yun po huwag mawawala. Whatever happen, ako, if there's one thing I'm so proud of, Ma'am Jo, Sir Henry, at sa ibang circle leaders dito, especially kay Ma'am Jo and Sir Henry. Kasi nagsimula sila, sobrang grabe ang struggle nila. And yet, they prove to themselves na kaya pala nilang mag-grow. No? Ito po, hindi ko ito'y kinakahiya. Alam niyo ba, mas malaki pa kinikita sa akin ang mga yun. Yes, mas malaki po. Ako, grand upline na, pero mas malaki ang kinikita nila. Bakit ako proud sa kanila? Kasi hindi po lumaki ang ulo nila. Nakaapak pa rin ang paa nila sa lupa. No? At naalala pa nila ako, tatawag pa sa akin yan, lalo na pag problema. Pag problema, tatawag sa akin yan. Sana naman, tawagin niyo rin ako pag masaya kayo sa buhay. No? Huwag lang puro problema, good chance. Kaya pag tumatawag si Sir Henry, Conchas, oh, ano ang problema? Pero mahal na mga ako yan. So, yun po, respect your upline whatever happened. Kasi darating pong time, baka mas malaki pa kita yung sa upline niyo. Baka mas malaki pa kita yung sa admin niyo. Baka kita yung naman, mas malaki pa kay Ma'am Jo. Wala nakakaalam, bakit kaliwa kanan tayo eh. Tama, pasipagan ang paglalagay ng kaliwa kanan. But sabi ko nga, no matter what, guys, huwag niyo pong kalimutan na minsan sa buhay mo, may ginamit ang Diyos na tao para marating mo kung anong narating mo. At pagpasalamat mo yan. Pagpasalamat mo na ginamit ni Lord yung apply mo kahit anong mukha pa meron yan. Yes! Tama! Yes! Parang may hugot ka. Sino ka apply mo, ha? Ah, walang upline, okay. So guys, wag magbabago ha. Yun ang po pakiusap ko. Wag po, okay lang baguhin ang buhay mo. Okay lang baguhin, magkakotse ka, magkabahay ka, magkapilyonis ka, pero wag na magbabago yung respeto. No, lagi po nakatapak. Sabi nga lagi ni Chairman eh, okay lang palakihin mo yung asset mo, yung bulsa mo, yung bangko mo, pero wag na wag ang ulo mo. Bawal po may hydrocephalus sa one of you. No, kasi alam niyo po kung bakit? Alam niyo po kung bakit? Pag lumaki ang ulo mo, pag yumabang ka, isang pitik kayang bawin lahat ni Lord yan. No? Hindi naman tayo masaya sa mga kinukuha ni Lord. Pero sana, huwag yung dahil lumaki ang ulo mo, yumabang ka, naging gahaman ka. Huwag. At dumating sa point na pati apply mo, tinatapak-tapakan mo, mas malaki naman kinikita ko sa iyo. Mas magaling naman ako sa iyo eh. Huwag. Tandaan mo, lahat po na meron tayo ngayon, hiram lang to lahat. Tama. Alam niyo naman nangyari kay Jobit, kay parang Jobit. Yes. Kilala niyo si Jobit? Yes. Kasikatan, prime niya, 29 years old. Isang araw pinitik. Hindi ko sinabing mayabang siya. Pero ang point ko, wala pong nakakaalam kung ano magiging buhay natin. Tama? Right. So stay happy, be happy sa family mo, sa sarili mo, sa kita mo. Sa buhay mo, maging masaya ka. Enjoy mo ang buhay mo. Kasi wala pong nakakaalam kung hanggang saan ka. Para, pag wala ka na, pinag-uusapan yung kabutihan ng puso mo. Tama. Hindi yung pinag-wala ka, kinuha ka, alam mo, tama lang eh. Ang sama na ugali ng hayo. Gusto mo ba ng galon? Gumagala yung multo mo, nagbuminumura ka ng mga tao. Di ba? Bihira naman yung galon, pero siguro extreme na yon. Mas masarap, alam mo, napakabait talaga mo. Yung bait ko, sayang, kinuha ni mo. Sana, ikaw na lang. Kalayo, oh, sinadya ko talaga yun. So, naintindihan po. Pang-apat. Pang-apat, maging responsable po tayo. Saan tayo maging responsable? Number one, sa sarili nating buhay. Guys, lahat po na nangyari sa atin ngayon, hindi po ito kasalanan ni upline mo. Hindi ito kasalanan ni downline mo. Kung kumikita ka, kung hindi ako kumikita, kasalanan mo. Wala kang ibang pwedeng sisihin. Pag naging successful ka, pasalamatan mo sarili mo kasi it's all about you. Kasi seryoso ka. Sa lahat na nandito na na-successful, okay na ba, pasalamatan mo sarili mo? Yes. Thank you, sir. Thank you, sir. Sa hindi na ba kumikita, sisihin mo. Hayop ka, Hanz.
excuses. Ang dami mo reklamo. Ang dami mong sinip. Tama. Ramdam na ramdam kita, bro. Pero ganun talaga, lahat po na nangyari sa atin, whether success, failure, or what, it's all about you. Ang problema kasi sa iba, na kay Opti na, iba pa iniisip. Guys, kung na kay Opti ka na, i-focus mo na kay Opti ang buhay mo. Minsan ka lang bibigyan ni Lord ng chance na tulad dito. Hindi na po uulit to. Kasi one time ka lang pwede maging member. Tama? So ito mo na. Gawin mo na, aralin niyo po ang business, maging responsable po tayo. Hindi po responsibilidad niya apply na turuan ka. Thank you kung may apply ka na magaling na tinuturuan ka. Blessing yan. Kasi sa totoo lang, the moment you join, si apply kumita o hindi? Kumita. Etong tanong. Dahil kumita si apply, pwede kanyang iwanan? Pwede. Kasi ginagawa ng iba yun eh. So, kung nag-pay-in ka na, after mo mag-pay-in, lagi ka pa rin tinukulit na apply, may only means one thing, wala siyang pakialam sa kinita niya sa'yo. May pakialam siya sa buhay mo, kaya ginagawa niya lahat kasi gusto niya magbago nila buhay mo. So, okay na kayo? Okay na. Gutom na ba? Sino'y gutom na? Hindi pa. Huwag kayong mag-alala, hanggang bukas po tayo dito. Tama ba, Ma'am Jo? Hanggang bukas tayo dito, sir. So, yung kinakatay na baboy dyan at manong, bukas pa yan. Sabi ko kanina, kala nyo party to, extra challenge po ito. Kasi kamuntik na kami, hindi makalusong dyan. No? So, may natutunan po ba? Yes! Okay, so hindi ko nahabaan yan. Guys, attend po kayo ng training. Attend po kayo pag si Apply mo nagpatawag na training, attend ka ng training, whatever it takes, drop everything, punta ka kay Apply. Alam mo kung bakit? Yung uplines nyo po, napaka-busy na. Pero the mere fact na bibigyan ka ng oras, bigyan mo ng oras. Diba? Layo-layo pa ng Apply mo, namasahi pa yan. Nagasolina pa yun, pagdating doon, dalawa lang ang umateng, ikaw lang, tsaka si Apply. Masakit kay Apply yun. Masakit siya kanya, hindi dahil doon gumasto siya, hindi. Kung hindi yung alaki-laki na malasakit mo dadayuhin yung lugar, pero pagdating doon, walang nag-effort, masakit yun. Pag ako yun, hindi na kita babalikan. Natinisingin! Parang may hukot ka. Apply niyo ba yan, mama? Ah, matiisin ba yan? Matiisin. Talaga. Mabait yan, namimigay ng sapatos yan. Diba? O, wag mo muna kulit yun sa akin. Mamaya na, mamaya na. Tatanong-tanong ka pa ng size ko pag ikaw walang binigay sa akin ngayong araw, ha? De joke lang po. So, also, yung success po na tinatamasa ko ngayon, wala po ito kung wala po yung mga tao sa likod ng Team Dragons. Team Dragons po ay isa na pong institusyon na masasabi ko. Hindi po isang team, it's an institution. Kasi behind everything, I'm not claiming the success. Whatever success meron tayo na Team Dragons, hindi po yun dahil sa akin. Ako lang nagsimula, pero kayo pong lahat na nagpapatuloy. No? So, ganun ka rin sana pag lumaki ang grupo mo, huwag puro ikaw ha. Huwag dapat puro ikaw ang bida. Hindi tayo nandito para maging sikat. Hindi tayo nandito para palakpakan. Hindi tayo nandito para purihin ng ating mga downlines. Hindi tayo nandito para maging idol ng ating mga downlines. Naintindihan niyo po? So hindi tayo nandito kasi gusto natin maging sikat. So always thank your downlines no matter what. Kasi bakit? Apply, wala ka rin dyan kung wala yung downlines. Okay lang ba pang apply? Pasalamatan yung downlines nyo. Kahit strong mo, pasalamatan mo. Yung iba kasi pag strong na, wala nang pakialam. So magpasalamatan tayo. Ako, I'd like to take this opportunity to thank all of you guys. Especially the leaders. Mamaya tatawagin ko sila isa-isa. Bibigyan ko yung mga entry 10 million eh. Gusto ka, 10 million? May bibigay ako something na magpapayaman lalo sa kanila. Tama. Hindi man milyon, pero alam ko pag na-treasure nila, yayaman talaga sila. Una-una gusto ko pasalamatan Team Quezon and Bicol Dragons
dahil natuloy po ito. Kay Mia, kay Magdios, kay Henry, kay Sir Aris, kay DJ Babes, kina Art, kina Ami. Sa lahat sa inyo, hindi ko man kayo mabanggit, alam nyo kung sino kayo. Team Quezon, thank you. Kasi last year po, kung hindi nyo alam, ang nag-host po ay Team Batangas Warriors. Yan, yan po sila. Si Ma Princess, si Ma Joan, si Ma wala pa yun, nangawala ka pa ng mga nang. Ayan si Sir Henry. No, ang sarap ng dinuguan ni Sir Henry. Hindi ko talaga makakalala ko. Malala ko talang hininga ko, dinuguan ko nasa labi ko. So, this year, nag-host naman po Team Quezon. Next year, ang mag-host po Team Nueva Ecija. Team Quezon. So, gusto namin, maingot po natin lahat ng Pilipinas. Malay ninyo, one day, mag-host yung Team Davao. Ang layo ko, chance magastos. Kasi hindi ka umahataw. Pero kung umahataw ka, kahit magkano pa yan, maliwala sa'yo. Tingnan mo ko, oh, mga taga-team na iba isa yan, nandito. Kasi taga-laon yun. Ayan, oh, taga-laon yun pa yan. Pero galing po yun ang Boracay. Ano ba? Yung bola, pabora-bora ka na lang, ha? O, oh, di ba? Pabora-bora ka na lang. Oo. So, thank you. Pangalawa, thank you po sa ating events, finance and events committee. Na pinakungunahan ni Ma'am Lisa, team events, sige na taas ng kamay ninyo lahat. Paano makilala kayo? Ayan, yung mga nakatang. Sila po yung mga punong kapala sa pag-organize po nito. Ako po yung taga-supervise lang. Hindi ko na po kapaya mag-isa. Sa ikot ko pa lang po, araw-araw, sa iba't ibang probinsya, hindi ko na po kayang ma-assist lahat na ito kung wala po sila. No? Kasi dito po, we have three committees para maintindihan niyo po kung anong bumubuo sa Team Dragon. So we have the events, the finance and events committee. Then we have the training committee. Nandiyan po si Coach Advent. Sino pa yung nasa training natin? Si Ma'am Lourdes? Si Ma'am Jo? Oh. Then we have ang ating promotions committee, the marketing and promotions committee. Nandiyan naman po si Coach Jim G. Jim G? Ayan, si Coach Kim. Coach Kim, ayan. Ayan, makagwapo lahat yan. Tsaka si Coach Dennis. Asa si Coach Dennis? Ayan, congrats. Dennis, parin Dennis, congrats ha. Kinukuha raw akong pare pag nanganak daw. Akala nila galanti ako hanggang 200 lang pakintin budget ko. Ayan. So, thank you sa inyo. And of course, gusto ko pong pasalamatan at ipagmalaki sa inyo yung mga piling-piling leaders na talaga namang puntasyon ng Team Dragons. So, tatawagin ko sila. Sila po yung tinatawag kong Dragon Circle. So, sila po yung circle of leaders, trusted leaders ng mga subok na leaders ko na ito. Ito po yung mga leaders na hindi na po team nila ang priority nila. Ang priority nila kundi yung buong Team Dragons. So, ibig sabihin, kahit minsan, sakripisyo at wala silang pakinabang basta para sa Team Dragons, gagawin nila. Kaya po, lumalaki si Team Dragons kasi yung mga taong committed sa likod ko at eto sila, tatawagin ko, bibigyan ko sila ng konting token of appreciation ko. Pinagawa ko pa po ito sa Thailand. Phuket, Thailand. Tatawagin ko sila isa-isa kasi nagpag-